Mabuhay! Welcome to Recipe Sindel's channel. Ngayon po gagawa ako ng turong malagkit. Tama po narinig nyo, turon na ang palaman ay yung malagkit na kanin. Simulan natin sa mga kakailangan ninyo. Sa paggawa ng turong malagkit, kakailanganin siyempre natin ng 2 cups of malagkit rice or glutinous rice. Then 1 cup of sugar na ikakaramelize nyo po sa isang pot. Lalagyan nyo po ng tubig na konti, mga 1/4 or 2 tablespoons. Nasa sa inyo na po kung paano kayo magkaramelize. Lumpia wrapper and 2 tablespoons of brown sugar. Optional po itong brown sugar. Yan po mga kakailangan ninyo. Ang una po natin gagawin ay lulutuin natin yung malagkit rice natin sa isang rice cooker. Para lang tayo nagluluto ng regular na kanin. Yun nga lang, instead na regular kanin, malagkit po ang gagamitin natin. Pagluto na po, palamigin lang natin ng konti. Tapos pwede rin po pala kayo gumamit ng coconut milk instead na tubig lang. At maglagay din ng pandan, pwede rin po yun. So kung gaano kayo magluto ng kanin, ganun lang din paglalagay nyo ng tubig or coconut milk. Pag malamig na po yung inyong malagkit rice, ibabalot na po natin siya sa ating lumpia wrapper. Nabibili lang po ang wrapper na katulad na itong ginagamit ko sa palengke. Meron ding mas maganda sa mga supermarket. Kung gaano kadami yung filling nyo sa loob, pwedeng 1 tablespoon or 2 tablespoon full po. Depende na po sa inyo kung gaano kalaki at kakapal ang turon na gusto nyo. So kayo na pong bahala. Pagkatas na ilagay nyo, isecure nyo lang po. Ikuting nyo at i-fold yung dalawang side hanggang po talagang ma-secure natin yung loob, yung kanin. Okay? Pagkatapos po, gawin nyo lang po ulit yan, yung proseso. Hanggang po ma-wrap natin yung ating nilutong malagkit rice sa wrapper natin. Okay? Paulit-ulit lang po hanggang matapos nyo lahat. Eto na po. Tapos na po natin tayo magbalot. Ngayon po, iluluto na po natin. Ang una natin gagawin syempre ay magpainit tayo ng mantika over medium high heat po sa pan. Okay? Pagkatapos, pag mainit na ating mantika, ilagay na po natin ang ating ginawang turon. Bali po, lulutuin lang natin to sandali hanggang mag-brown ng konti. Kung kayo po nakapagluto na ng banana key or turon, parang ganun lang din naman po eh. Wala naman pinagbago sa pagluluto. Yun nga lang, gagamit tayo ng caramelized sugar. Instead na ibubuhos lang natin yung brown sugar sa ating kawali. Pero kung sa tingin nyo masyadong matrabaho yung gumawa pa ng caramelized sugar, pwede rin naman natin i-direkta na lang yung ating sugar sa ating niluluto. Okay? Nasa sa inyo na po yun. Pero mas magandang gamitin kung i-direkta na natin ay yung brown sugar kasi iba yung lasa ng brown sugar pag naluto ay kesa sa white sugar. Bali, eto na po ang ating turong malagkit. Crispy po siya. Kaya ganito po ako magturon eh. Crispy yung labas. Kaya masarap po talaga. Ayan na po ang ating turong malagkit. Hihiwain ko po para makita niyo yung loob. Ayan. Ayan po. Ganyan lang po ang pagluluto ng turon na malagkit or turon malagkit. Kung nagustuhan niyo po yung video, huwag niyo pong kalimutan like and share. Subscribe na rin po kayo. Click niyo lang yung nakikita niyong S sa screen. Check niyo na rin po ang iba pa naming mga recipes. Muli, maraming salamat sa panonood ng video na to. Sa susunod po ulit. Bye-bye!